Hey guys, welcome back sa aking YouTube channel. I'm Leji Padulina. So for this video guys ay magkakaroon tayo ng Q&A dahil po marami pong nagtatanong sa atin at bibigyan po natin niya ng kasagutan, no? At bago po natin umpisahan to ay nagpapasalamat po ako sa mga lalabas sa screen. Shout out po sa inyo. Ayan. Salamat po sa solid na suporta at salamat po sa walang sawang panonood ng aking mga videos, no? At kung bago ka pa lang po at naligaw ka lamang dito sa aking channel, ay maaari bang isubscribe mo ako para lagi kang updated, no, sa mga gagawin natin na vlog. Yan. Dahil nagtuturo po ako ng mga tips kung paano mag-apply sa trabaho, kung ano yung mga requirements about sa mga job interview. Ayan, nandito lang po yan sa aking channel. Kaya subscribe ka na po. Ayan. At huwag natin ito patagalin, umpisa na natin. Sagutin na natin yung mga katanungan ng ating ng ating mga viewers. So yun, umpisa na natin kay John Ray dito sa screen. Pakitingnan na lang po. John Ray Labordo. So may tanong siya. At ang tanong po niya ay magkano po ba ang sahod ng service crew sa Manila at ilang oras po dapat ang work sa isang araw? Sana po ay masagot. Ayan. So, John Ray, ang sahod po dito sa amin, dito sa Manila, dahil Manila rate po tayo, ang isang araw po ay 570. Tapos, ang oras po nun, kung ilang oras po kami katrabaho, 8 hours po yun. 570 na po yun. Ang rate po dito ay 570 na po. Tapos, 8 hours duty lang po yun. Kapag sobra na po sa 8 hours, ang kakalabasan po nun ay OT. Magkano naman po ang OT? Ang OT naman po dito sa amin ay 87 pesos per hour. Yan. Then, meron din naman kasing nangyayari na nag-undertime kapag wala ganong customer. So, babawasan yung oras mo. At papalo naman siya sa per hour ay 71.25. Ayan. Kung sakali man na ikaw ay halimbawa lang, example lang sa mga crew na nagsisimula pa lang, halimbawa pinag-undertime kayo, naging 7 hours lang kayo, itatimes nyo lang yun sa 71.25 times 7. So wala siya guys sa 570, no? Pero kapag po kayo ay naka-fix 8 hours, 570 po ang rate. Ayan, naka-fix po yan. So yun, at sana malinaw sa iyo yung sagot na yun. 570, 8 hours. Pag per hours naman, 71.25. Pag OT ay 87 pesos. So, sana malinaw na yan sa iyo, Sir John Ray, at sa mga viewers natin na nanonood. Sana magkaroon kayo ng idea. So, kasunod na tanong kay Sir Vozu. Ayan, ang tanong niya, Idol, about sa... Dito guys, sa screen ha. Idol, about sa pagpirma ng kontrata, pwede bang 2 to 3 months ka lang? Salamat. Ayan. So, Sir Buso, yung akin pong kontrata ay 6 months. Wala na po ata ngayon na 2 to 3 months lang na kontrata, no? Kasi starting po tayo ngayon ng 6 months. Yun. Kasi nung nag-start ako sa Jollibee last year, ang nagsimula ako ng July 1, natapos ako ng January 29. So, July, August, September, October, November, December, January. Ayan, January 29 ako natapos. Kaya, kaya pagpipirma ka ng kontrata, 6 months na po kaagad yun. At kung sakali man na, halimbawa, kung sakali lang sa mga viewers din natin na hindi kinaya, paano naman kung hindi kinaya, gusto na mag-resign kasi nahihirapan. Hindi na kayang tapusin yung 6 months. May pananagutan ba ang isang crew? Wala naman guys. Basta magpaalam ka lang na maayos at magpasa ka ng resignation letter sa top management, sa pinang manager nyo, no? Then, kailangan mo mag-render ng 1 month. So yun, kapag pasa mo ngayon ng resignation, mag-render ka naman ng 1 month. Isang buwan pa yung papasok mo para makahanap ng kapalit mo. So yun, yun ang sagot ko sa iyo, Sir Bozo. Ang pirma po natin ng kontrata ngayon ay 6 months na.
So wala na po tayong 2 to 3 months. Kung hindi naman po natin kayang tapusin, pwede naman po tayo magpasa ng resignation, kagaya ng sabi ko, at magre-render tayo ng 1 month at para makahanap ng kapalit sa atin yung management, no? So sana malinaw na po yan sa iyo. So dito naman tayo kay Ma'am Shane. Kailan po ba ang sahuran sa mang inasal, quincenas po ba? So magbe-base tayo dito sa akin, no? Sa aking experience. Ang kung halimbawa po pumasok ka ng September 1, then sa 15 cut off na, ang sahod po natin ay September 20 na. So may pondo guys na 5 days. Ayan. Tapos 15 to 30, sasahod naman tayo ng October 5. Ayan. Halimbawa, September 15 to 30, ang sasahod ka naman ng October 5. Ayan. Bali may pondo tayong 5 days kasi process 'yon sa atin sa accounting, no? Kasi maraming pinapasahuran guys 'yon. Kaya may pondo tayo ng 5 days processes, no? So 'yon, yun lang naman at sana may natutunan kayo at sana nasagot ko ang inyong mga katanungan. Kahit na medyo namat-mat ako, pinipilit-pilit ko na masagot ang inyong mga katanungan para naman magbigay idea din sa mga baguhan na nanonood ngayon. At huwag niyo po kalimutan na i-subscribe ako para updated lagi kayo sa mga isusunod natin na video. Ayan, kung kayo may mga katanungan pa, comment lang po sa baba para po masagot natin yan. So guys, hanggang dito lang at thank you. God bless. Sana magkita-kita tayo next vlog. Salamat.